Mga minamahal, tayo po ito mayo po na temporary po mga minamahal. Ito po tayo sa mga minamahal sa isang malagang minsahe ng bilabid malang aral, bilabid preacher Jojo Abad Purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po bilabid preacher, Brother Mario. Minamahal tayo po yung manalangin at po intense natin mga kamay. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala po namin Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba, ng aming pagluwalhati, mahal Panginoon, kalakip ng aming pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay. Hindi man po kami karapat-dapat, mahal Panginoon, ngunit kami yung tinawag, kami yung pinili, kami yung kinabagan upang maglingkod sa iyo, mahal Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong dakilang biyaya na hindi masukat. Sa oras nito, mahal Panginoon, narito po kami sa pinakamalagang bahagi na iyong banal na gawain ng aming paikinig, na iyong mga banal na salita, na siyang pangkain ng aming mga kaluluwa, mga banglingkod, mahal Panginoon, tunay na sa galang akin ay wala po akong magagawa, mahal Panginoon. Gisingin mo ang aming mga diwa. Anoint the words, that is Lord, put the words in my mouth, the leading prayer for beloved honorable Pastor, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang gawa't alang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin pong ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, amen. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minamahal. At bago po lahat, aking po muna pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating mabait na Diyos, sa ating mapagpalang Diyos, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. And I give double honor and respect our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Will D. Strada Almeda, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, the whole blessed Almeda family, and pleasant morning po sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy, sa kanya pong buong pamilya, at maging sa aking beloved co-preachers, beloved co-workers, at sampu sa mga katuwang sa panalaubasan ng ating mahal na Panginoon, at sa lahat pa ng ating mga bisita. Kung meron man, welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At sa lahat po ng ating mga live webcast viewer, mga minamahal na patuloy pong umaantabay sa ating banal na gawain, mga minamahal sa dakito ng CDO, salamat po sa ating mahal na Panginoon. At patuloy po ninyong panoorin ng banal na gawain ng Diyos upang lubos po kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Luwalhatiin po ang ating dakilang Diyos sa kanyang biyaya at sa kanyang pagpapala. At salamat sa mahal na Panginoon na tayo po'y muli ay malayang malaya na nakapagbibigay papuri at luwalhati sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon mula sa ating mga sariling mga tahanan. Tayo po ay ligtas, mga minamahal na nakarating sa lugar na ito. At tayo po ay dubako sa pag-aaral po natin ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong ihanda ang ating mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, alatigit sa lahat. Ating pong ihanda ang ating mga sarili sa ating pong paikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang ating pong maikling topic ko, mga minamahal ko, sa umagang ito is the benefits of forgiveness. The benefits of forgiveness. Yung benepisyo na ating pong natatanggap every time na tayo po ay nagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Alam po ba ninyo yung word na forgiveness? Ito po ay required sa ating pong mga Kristiyano na dapat ay mga minamahal, bukas palagi ang ating puso, ang ating kalooban sa pagbibigay ng pagpapatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin. Dahil sometimes tayo po ang nagkakamali, tayo po ang nagkakasala. May panahon naman na sila po ang nagkakamali sa atin. So bilang Kristiyano, tayo po ay tinuturuan ng ating mahal na Panginoon na maging mapagpatawad sapagkat ang Diyos natin ay isang Diyos na mapagpatawad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At marami pong benepisyo ang pagpapatawad. Unang-una, physically benefits, mga minamahal, ay mayroon. Ganon din naman po sa spiritual na mga benepisyo, ay nakakabenepisyo tayo. Every time na
ini-express, ina-exercise natin yung forgiveness o yung pagpapatawad, mga minamahal, sa ating kapwa. Kapag tayo daw po ay, mga minamahal, nagpapatawad, ang sabi pa nga, mga minamahal, sa siyensya, ito po yung nagpapababa ng ating mga blood pressure. Kapag tayo po ay nakapagpapatawad, hindi po tayo nagtatanim ng galit, hindi po tayo nagtatanim ng sama ng loob, bagkus, mga minamahal, yung totoong Kristiyano ay madaling magpatawad. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, kapag mayroong taong nagkasala sa atin, huwag na nating hayaang pang lumubog pa ang araw. Amen. Kung lubog na ang araw, huwag nating hayaang sumikat pa ang araw. Ibig sabihin, mga minamahal, dapat ang Kristiyano ay mabilis tayong magpatawad doon sa mga tao na nagkakasala sa atin. Nagpapababa po ito ng ating mga blood pressure, mga minamahal. Nagbibigay po sa atin ng mga minamahal good mental health. At saka tumataas po yung ating self-esteem, yung ating self-confidence. Yan po'y tumataas. Nagkakaroon po tayo ng mga healthy heart, mga minamahal, yung healthy na puso, malusog na puso. Tapos, nawawala po yung ating anxiety at saka nawawala yung ating mga stress. Kapag tayo po ay, mga minamahal, in-exercise po natin yung pagpapatawad doon sa mga taong, mga minamahal, nagkakasala sa atin. Pero not knowing na ang mahal na Panginoon, sometimes ay talagang ang Diyos naglalagay sa harapan natin nung mga taong mga minamahal na talagang hindi po kaaya-aya. Amen. Everybody shout praise the Lord. Para lamang po matest kung kaya na ba nating magpatawad sa mga taong nagkakamali sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya may benepisyo po, mga minamahal ko, yung pagpapatawad. Aklat po ng Lucas, Kabanatay 17, ang talatay 3 hanggang talatang 4. Basahin po natin ang talatang ito kay Lipo sa ating Bible reader. Libro sa Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3-4. Pagbantay kamo kung ang imong isuon makasala, badlunga siya o kung siya magahinulsul, pasailua siya. 4. O kung sa usa ka adlaw makasala siya sa makapito bato kanimo, o sa makapito magabalik siya kanimo, o magaingon, nagbasol ako, kinahanglan pasailuon mo siya. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 17, ang talata ay 3-4. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawain mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. 4. At kung siya ay makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. So makita po ninyo, mga minamahal, setas by setas, versikulo by versikulo, talagang idinidiin ang ating mahal na Panginoon na kapag may mga taong nagkasala sa atin, kailangan handa po tayo palagi na magpatawad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Actually, mga minamahal, yung salitang forgiveness ay madaling ipangaral, madaling sabihin. Pero mga minamahal, napakahirap po nitong gawin. Marami pong mga Kristiyano na umiidad na sa pananampalataya na hirap pa rin magpatawad. Maraming mga Kristiyano na, mga minamahal, veterano na naglilingkod. Ibig ko pong sabihin ay matagal na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pero hirap pa rin magpatawad sa mga tao, mga minamahal, na nagkasala sa kanila. Which is na isa po yun sa mga reglamento ng ating mahal na Panginoon para tayo po ay makasumpong ng biyaya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, na patawarin mo ako, Panginoon, kung papaanong ako ay nagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa akin. Amen. Sabi ng banal na Biblia, in verse 3, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kapag nakikita po natin ang ating kapatid ay nagkakasala, nagkakamali, mga minamahal, and then mga minamahal, siyempre before tayo sumaway, tingnan muna natin ang ating sarili natin. Baka saway tayo ng saway, mas pasaway pala tayo doon sa ating sinasaway. Amen. Siyempre magre-react yun. Everybody shout praise the Lord.
Bago tayo sumaway, suriin muna natin ang ating sarili kung karapat-dapat ba tayo sa ating pagsaway sa ating mga kapatid. Ngunit ang sabi ng Biblia, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Kung nagkasala ang inyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, sabi ng Biblia, ay patawarin mo siya. Apat, kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo at makapitong magbalik sa iyo, nasasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? The Lord wants us, mga minamahal, to be overcomer. Amen? Ang gusto ng mahal na Panginoon, ma-overcome natin yung hatred sa puso natin. Ang gusto ng Diyos, ma-overcome natin yung anger sa puso natin, yung galit. Ang gusto ng mahal na Panginoon, ma-overcome natin yung pagkamuhi. Ma-overcome natin yung anumang poot na nasa puso natin, sapagkat malaking sagabal po yan sa ating mga pananalangin. Amen? Malaking sagabal po yan dun sa ating mga prayer. Malaking sagabal po yan sa ating paglilingkod. Iba ka biglang-bigla na dumating ang ating mahal na Panginoon, the time of rapture, hindi po tayo, mga minamahal, magiging worthy sa ating mahal na Panginoon dahil may mga tao pa tayong hindi napatawad. Ibig sabihin, kapag hindi pa tayo nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, merong pong galit, merong puot at pagkamuhi, mga minamahal, na nagahari sa ating mga puso, which is na hindi po yun nais ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon ay maging malinis ang puso natin, maging dalisay ang puso natin. Regarding po sa ating pagsamba, mga minamahal, ang required ng ating mahal na Panginoon ay magkaroon tayo ng malinis na puso. Everybody shall praise the Lord. Every time na tayo po'y harap sa mahal na Panginoon, every time na tayo po'y nagdadaos ng ating mga banal na mga pagkakatipon, Miyerkules, Biyernes, Linggo, bago tayo dumalo, kailangan muna nating suriin, kailangan muna nating siyasatin ang ating mga puso. Kung ang puso ba natin ay sakdal, ang puso ba natin ay dalisay, ang puso ba natin, mga minamahal ko, ay malinis. At sa ating pagharap sa mahal na Panginoon, kapag ang puso natin, mga minamahal ko, ay sakdal, matuwid at dalisay, ang ating mga pagsamba ay magiging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon, kahalintulad ng isang haing mabangong samyo, mga minamahal, sa pang-amoy ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shall praise the Lord. Kaya't yung galit, yung pagkamuhi, mga minamahal, yung puot sa puso, yan ay dungis, mga minamahal ko, sa ating mga puso. Yan ay dumi sa ating mga puso. At ang sabi ng Biblia, mawawala lang ang mga yan kung tayo po'y, mga minamahal, matutong magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. We are not created, mga minamahal, para magtanim ng galit. We are not created para magtanim ng puot sa puso. We are not created para magtanim ng pagkamuhi sa ating mga kapwa-tao. Kapag tayo po'y matured na Kristiyano, mga minamahal, mabilis na tayong magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We are not created for hatred. Hindi tayo linikha ng Panginoon para mamuhi. Hindi tayo linikha ng Panginoon para magalit. We are created to forgive, mga minamahal. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, from stony heart, sabi ng mahal na Panginoon, i-renew niya yung puso natin. Maging ang ating mga espiritu ay i-renew ng ating mahal na Panginoon. From stony heart, mga minamahal, to the heart with flesh, mga minamahal, mula sa mga minamahal pusong matigas, mula sa pusong bato, papalitan ng mahal na Panginoon ang pusong ito ng pusong may laman. Everybody shout praise the Lord. Mula sa masamang espiritu, papalitan ng mahal na Panginoon ang masamang espiritu ng bagong espiritu. Kaya yung totoong Kristiyano na fully surrender, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, ay hindi na po mahirap para sa Kanya ang magpatawad sa mga tao na nagkasala sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 18, verse 21 and 22, following verse po, mga minamahal, kindly po, basahin natin ang talatang ito. Libro sa Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21 hantod sa 22. Unya miduol si Pedro ug miingon kaniya, Ginoo, hangtod ba makapila makasala ang akong isuon, batok kanako ug pasayloon ko siya? Makapito ba? 22. Si Jesus mitubag kaniya, wala ako magaingon kanimo nga makapito kundili kapituan kapito. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 18, ang talata ay 21 at 22.
Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito? 22. Sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitongpong pito. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Si Apostol Pedro ay naglakas ng loob, lumapit sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y nagtanong ng malalim na tanong sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang taong nagkasala sa akin? Makapito ba? Amen? Sapagkat mga minamahal, in Jewish tradition, mga tradisyon ng mga Hudyo, hanggang 3 beses lang silang nagpapatawad. Magkasala ng 1, 2, 3, hanggang doon lang sila, pang-4 ay labis na, mga minamahal. Kaya yung tanong ni Apostol Pedro ay sobra na sa kanilang tradisyon, sapagkat in Jewish tradition, within 3 times lang po, yung forgiveness na ibinibigay nila doon sa mga taong nagkasala sa kanila. Kaya yung tanong ni Apostol Pedro na Panginoon, makapitong beses ba magpapatawad ako sa aking kapwa? Ito po'y labis na, sobra na sa kanilang tradisyon. Pero sa Apostol Pedro ay nagtanong, Panginoon, ilang beses kong patatawarin ang taong nagkasala sa akin? Makapito ba? Alam po ninyo, ano ang sagot ng mahal na Panginoon? Mga minamon, not only 7 times, but 70 times 7. It is equivalent for 490 times tayong magpapatawad sa mga tao na nagkasala sa akin o nagkasala sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Alam po ninyo, mga minamahal, sabi pa nga nila, beloved preacher, madaling sabihin yung magpatawad tayo dahil okay lang kung hindi ka nasaktan. E paano kung ininsulto ka? Paano kung dinaya ka? Paano kung, mga minamahal, ministreated ka? Paano kung inabuso ka? Paano kung minolestya ka? Paano, preacher, kung sinaktan ka ng asawa mo, sinaktan ka ng misis mo, sinaktan ka ng mister mo, kaya mo pa bang magpatawad, mga minamahal? Ang sagot, mga minamahal, ay dapat lang na tayo po ay magpatawad, mga minamahal. You need to forgive because forgiveness is very necessary, mga minamahal, sa atin na mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag tayong papayag, mga minamahal, na lalamunin tayo ng galit. Huwag tayong papayag na lalamunin tayo ng pagkamuhi. Huwag tayong papayag na lalamunin tayo ng ating mga puot dahil galit na galit tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Instead na hindi po yun ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang nais ng Diyos ay palaging bukas ang ating mga puso sa pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Tama po, mga minamahal, we are all been there. Lahat po tayo naka-experience na po na masaktan. Sino ba sa atin dito ang hindi nasaktan? Sino ba sa atin dito ang, mga minamahal, hindi po nagawa ng pagkakamali? Ang iba sa atin dito ay nadaya tayo. Ang iba sa atin dito ay, mga minamahal, inabuso tayo. Ang iba sa atin dito ay munilestya tayo, mga minamahal. Grabing sakit, grabing hirap yung ating dinanas. Pero ang sabi pa nga, mga minamahal, we are all been there, but don't stay there. Huwag tayong papayag na, mga minamahal, aabutin pa ng ilang buwan, aabutin pa ng ilang taon, aabutin pa ng 2 taon bago tayo magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Nakakatakot. Everybody shout, praise the Lord. Nakakatakot, mga minamahal, kapag kung may naaalala ka na mga tao na nagkasala sa iyo ngayon at hindi mo pa ibinigay sa kanila ang kapatawaran. Sabi ng banal na Biblia, kapag lumapit sila upang humingi ng kapatawaran, patawarin mo siya. Kung lumapit at magkasala siya ng 7 at 7 rin siyang humingi ng kapatawaran, patawarin mo siya. Ang sabi ng mahal na Panginoon kay Pedro, Pedro, hindi lang 7. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ilang talagang napakahirap ng salitang pagpapatawad. Alam natin bilang Kristiyano na importante ang pagpapatawad. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Alam ko na alam mo na mahalaga ang pagpapatawad. Alam ko na alam mo, mga minamahal, na importante yung salitang pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Minsan, mga minamahal, grabe po yung mga salita sa atin ng ating mga boss, ng ating mga amo. Pero we need to forgive. We need to choose to forgive. Kailangan nating piliin yung pagpapatawad. May mga taong inaabuso tayo. Kailangan nating piliin yung pagpapatawad. Amen. 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 Gising pa ba kayo, minamahal?
Everybody shall praise the Lord. Good choice po yun, mga minamahal. Magandang choices po kapag piliin natin yung magpatawad tayo sa mga tao na nagkasala sa atin. Kagaya lang sinabi ko, huwag tayong papayag na lalamunin tayo ng galit. Amen? Kaya sometimes may mga tao na nagpapacheck up sa doktor ang mga minamahal findings ng doktor. Ito'y galing sa kanilang kinakain, sa pagkain ng matamis, sa pagkain ng maalat. Pero sometimes, mga minamahal, hindi po yan tungkol sa ating kinakain. Mga minamahal, sometimes yan po'y tungkol kung ano ang kumakain sa atin, kung ano ang lumalamon sa atin. Amen? Kaya nga po sinabi ko, huwag tayong papayag na lamunin tayo ng galit. Kailangan natin i-let go. Kailangan natin i-release yung galit na yan. Dahil baka biglang dumating ang mahal na Panginoon na meron tayong galit sa puso, meron tayong hinanakit sa puso sa tao na nakagawa sa atin ng kasalanan. Meron tayong tinatanim na pagkamuhi, pagkapuot sa ating mga puso, sa ating kapitbahay, sa ating nanay, sa ating tatay, sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa ating mga boss, sa ating mga kaopisina. Nagtatanim tayo ng galit dahil mga minamahal, masyado nilang dinadown yung ating pagkatao. Grabe ng pangiinsulto. Mga minamahal, grabe ng masasakit ng mga salita ang ating naririnig. Talagang sagad to the bone na. Masabi nating below the belt na yung mga naririnig nating mga salita, pero kailangan mong magpatawad dahil Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam natin na importante ang pagpapatawad. Amen. Amen. Dahil ito yung requirements ng Diyos. Alam natin na mahalaga yung pagpapatawad, pero ang malaking problema, hindi natin alam kung papaano ang magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Amen? Ang anyong abang lingkod, mga minamahal, grabe po yung mga nagawa ng mga tao sa aking paligid, sa aking sarili. Pero I choose to forgive. Pinili ko yung magpatawad dahil mahirap mabuhay ng may galit sa puso. Mahirap mabuhay ng may hinanakit sa puso. Mahirap mabuhay ng may pagkamuhi sa ating mga puso. Hindi tayo maibibless ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kapwa, mga minamahal, is pray to those who hurting us. Amen? Ipanalangin yung mga tao na nagkasala sa atin. Kaya niyo bang ipag-pray yung mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan? Ha? Kaya man natin, minamahal, ipapanalangin mo yung taong nang insulto sa iyo? Imagine, napakahirap ng utos ng ating mahal na Panginoon. Pero yan po'y biblical. Ang sabi nito, forgiveness is possible when you learn to pray to those who hurt you, mga minamahal. Yung pagpapatawad ay posible daw na mangyari na kaya mong gawin kung ipapanalangin mo yung mga taong, mga minamahal, nakapanakit sa iyo, yung mga taong, mga minamahal, nakagawa sa iyo ng kasalanan. Nagawang ka ng kasalanan ng kapatid mo, ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo, ng boss mo, ng mga taong nasa paligid mo, ininsulto ka, sinaktan ka. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, para maramdaman mo, mga minamahal ko, yung pagpapatawad, you need to pray, mga minamahal, to those people hurting you. Kailangan mo silang ipanalangin. Kailangan mo silang iluhod. Ang sasabihin mo, preacher, madali lang silang ipag-pray. Ipapanalangin ko na sana magkapigsa sila. Diba? Sana, beloved preacher, ipapanalangin ko na sana ma-out of blessing sila. Sana masaktan sila. Sana mabankrap sila. Sana maghirap sila. No, mga minamahal, mali mong prayer yan ng Kristiyano. We need to pray for their blessing. Ipanalangin natin na sila'y pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag nating ipanalangin na, Lord, sana madisgrasya itong mga tao na ito, kay ubod ito ng sasama. Diba? Huwag nating ipanalangin na, Lord, sana mabankrap ang negosyong ito dahil grabe na yung pang-iinsulto nila sa akin. Mali pong panalangin yun ng Kristiyano. Hindi tayo, dahil yung ganong uri ng panalangin yun ng mga taong mangmang at walang alam sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kapag may alam ka na sa salita ng Diyos, may pangunawa ka na sa salita ng ating mahal na Panginoon, alam mo na ang Diyos ay nagpatawad. Kung iisipin mo ang bigat ng iyong kasalanan, ang kasalanan mo sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia, kapag ang Diyos ay nagpatawad, lahat yan ay lilimutin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. Kailangan mong i-pray yung taong nagkasala sa iyo. Sabi ng banal na Biblia, Luke chapter 6 verse 27 after verse 28, kindly basahin natin ang talatang ito. Libro sa Lucas, kapitulo 6, versikulo 27 hantod sa 28.
apasultihan ko kamong mga na nagpaminaw, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, buhati ninyo maayo ang mga managdumot kaninyo. 28. Panalangini ninyo ang mga magapangimaraot kaninyo ug pag-ampo kamo alang sa mga magapasipala kaninyo. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, kabanata 6, ang talata ay 27 hanggang 28. Datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. 28. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Amen. Verse Amen. Ang sabi sa English version, but they say unto you which I hear, love your enemies, do good to them which hate you, bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. Sabi ng Tagalog, datapwat, sinasabi ko sa inyo na nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gawan ninyo ng mabuti ang mga taong napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga taong sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga taong lumalait sa inyo. Palakpakan po natin ng mahal na po. Pray to those who hurt us. Kailangan nating ipanalangin yung mga taong nakapanakit sa atin. Mga minamahal, pray na i-bless sila ng mahal na Panginoon. Ipanalangin natin na pagpalain sila ng Diyos. Ipanalangin natin, mga minamahal, yung blessing sa kanila, yung kanilang success. Everybody shout, praise the Lord. Dahil mahalaga po yung pananalangin. Mga minamahal, once na ipinagpipray natin yung mga taong nakasakit sa atin, mga minamahal, the power of prayer, yung kapangyarihan ng panalangin, the power of prayer, connecting your heart to the heart of God. Everybody shout, praise the Lord. Makinig po kayo, mga minamahal, the power of prayer, kaya mahalaga yung pananalangin, kaya ang ating pinag-aaralan ngayon ay ipanalangin natin yung mga taong nakagawa sa atin ng masama, yung mga taong nang iinsulto sa atin. Instead na mamuhi tayo sa kanila, instead na mapuot tayo sa kanila, instead na magalit tayo sa kanila, ipag-pray natin na i-bless sila ng mahal na Panginoon, because the power of prayer, connecting your heart to the heart of God. Mga minamahal, yung forgiveness is possible when your heart is connected to the heart of God. Kapag ang puso mo ay konektado sa puso ng mahal na Panginoon, ang pagpapatawad ay posible. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Posible yung pagpapatawad kapag ang puso natin ay konektado sa puso ng mahal na Panginoon. At ang makapagkukonekta lang ng puso mo at ng puso ng mahal na Panginoon, yung kapangyarihan lang ng ating mga panalangin. Yun lang ang makakakonekta. Kaya every time na ipinagpipray mo yung taong nakasakit sa iyo, kapag every time na ipinagpipray mo yung taong nangiinsulto sa iyo, every time na ipinagpipray mo yung taong nang molestya sa iyo, every time na ipinagpipray mo yung taong nang daya sa iyo, every time na ipinapanalangin mo yung mga taong nanlamang sa iyo, every time na ipinapanalangin mo yung mga taong nakapanakit sa iyo, mga minamahal, your heart connected to the heart of God, because that is the power of prayer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And then, mga minamahal, forgiveness is possible kapag pray ka ng pray na Lord, si sir, si tatay, si nanay, si kuya, sino mang tao na nasa palibot mo, Lord, pagpalain mo siya, huwag mo siyang pababayaan, ingatan mo siya, i-bless mo siya, mahal na Panginoon, magugulat ka na lang, yung puso mo, mga minamahal, ay nagpatawad na doon sa mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Although napakahirap gawin, tama po ba? Tama po ba? Napakahirap gawin. Ipanalangin mo yung taong nakasakit sa'yo. Hirap gawin yon, mga minamahal. Pero kailangan natin yung gawin dahil yun ang kailangan. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Yung mga taong nakainsulto sa atin, nakapanakit sa atin, mga minamahal, kailangan natin gawing, mga minamahal, ipanalangin sila. Although na alam natin na mahirap yun, pero kailangan natin gawin dahil yun ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ipanalangin yung mga taong nakapanakit sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
doon pa lamang po magiging posible yung pagpapatawad, yung salitang forgiveness sa mga taong nagkasala sa atin kapag ipanalangin natin. Kaya mga minamahal, forgiveness is possible when you learn how to pray those who hurt you. Kapag ipanalangin mo yung mga taong nakapanakit sa'yo, huwag mo silang ipag-pray na mabankrupt, mga minamahal, mamatay na lang, sana masagasaan na lang, sana mayroong masamang mangyari sa kanya. Kaya sometimes, kapag may hatred, may galit, may pagkamuhi sa puso natin, kapag nababalitaan natin na yung taong kinaasaran natin, mga minamahal ko, ay nadisgrasya, napahamak, tuwang-tuwa tayo. Iba? Ganun yung attitude natin. Natutuwa tayo na naghihirap sila. Natutuwa tayo na, mga minamahal, nagsasakit sila. Naghihirap sila. Mga minamahal, tuwang-tuwa tayo. Pero hindi po yun ang totoong ugali ng Kristiyanong binago na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Instead na ipanalangin natin na sila'y mapahamak, ipray natin yung kanilang success. Ipag-pray natin na i-bless sila ng ating mahal na Panginoon. Doon pa lang magiging posible yung pagpapatawad natin sa mga tao na nagkasala sa atin. Malapit na pong dumating ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi po makakabuti kung hanggang ngayon ay magtatanim ka pa rin ng galit sa mga taong nakapanakit sa iyo. Pangalawa, mga minamahal, forgiveness is possible when we are decided to forgive. Yung pagpapatawad ay nagiging posible kapag mag-desisyon tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. As long as hindi tayo fully decided, hindi natin i-commit sa mahal na Panginoon na Lord, ready na po ako, mahal na Panginoon. Dapat, pag may taong nagkasala sa'yo, ipinagpipray mo yun every time na ilinuluhod mo yung tuhod mo, dapat kasama yun sa panalangin mo na mahal na Panginoon, ihanda mo ang puso ko, mahal na Panginoon, sa pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa akin. Dapat yun ang pinakamainam na prayer natin. Amen. Ihanda mo, Panginoon, ang puso ko. May taong nakapanakit sa akin, Lord. And every time na nasasaktan ka, huwag mong ipagsabi. Huwag mong i-post sa Facebook. Amen. Tama ba? Kailangan ba natin i-post sa Facebook na galit tayo kay so-and-so? Kailangan ba natin mga minamali-expose in social media kung galit tayo sa tao, no? Kapag Kristiyano ka, may sama ka ng loob, huwag mong i-post sa Facebook. Ipag-pray mo sa mahal na Panginoon na ihanda ng Diyos ang puso mo sa pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa iyo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, di ba? Yung dapat ang Kristiyano, madali tayong magpatawad. Sabi ng Biblia, huwag nating hayaan lumubog pa ang araw. Kung ito'y malubugan, huwag nating hayaan pang pasikatin ang araw. Dapat madali tayong mapatawad dahil malaking hindrance po yun, malaking hadlang, malaking barrier po yun para makalapit tayo sa trono ng Diyos, para makalapit tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Hindi po ba ninyo na-experience na napakahirap, mga minamahal ko, manalangin? Kapag may galit at poot sa puso natin, napakahirap kahit awit ka ng awit, puri ka ng puri. Pero kapag may sama ng loob, may galit ka sa puso, yung presensya ng mahal na Panginoon ay lumalayo sa iyo. Amen? Pero pag malinis ang puso mo, wala kang galit, wala kang pagkamuhi sa kapwa, napakadaling damhin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Forgiveness is possible when we are decided to forgive. Kapag handa tayo, kailangan mga minamahal mag-decision tayo na, Lord, ihanda mo ang puso ko. Mahal na Panginoon, gusto ko nang magpatawad dahil alam ko, Lord, na ang puso ko ay hindi nararapat na panahanan ng galit, ng poot. Dapat ang puso ko ay marunong magpatawad dahil ako'y naglilingkod na sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Colossians chapter 3 verse 13. Kaili po, mga minamahal, basahin natin ang talatang ito. Libro sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, Versikulo 13. Nga mag-inantusay ang usa sa usa kaninyo, o nga kun aduna may pagmahay sa usa batok sa usa, magpinasayluay ang usa sa usa, maingon nga ang Ginoo, nagapasaylo kaninyo, nan kinahanglan kamu usab, magapasaylo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Kolosas, Kabanata 3, ang talata ay 13. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Amen. Praise Amen. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Nabasa po ba ninyo, mga minamahal,
napakainam ng salita ng mahal na Panginoon. Sabi sa verse 13, mangagtiisan kayo sa isa't isa, forbearing one with another, and forgiving one another. Patawaran kayo, magpatawaran kayo sa isa't isa, mga minamahal. If anyone have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. Sabi ng Biblia, kung papaanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman minamahal ang inyong gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, di ba? Kung paano tayo pinatawad ng mahal na Panginoon, ay ganun din naman ang ating gawin. Dahil meron pong sa Lord's Prayer, di ba? Sa Lord's Prayer, mga minamahal, yung tinuro sa ating pananalangin ng ating mahal na Panginoon. Meron dong bersikulo na ang sabi doon, mga minamahal, na patawarin mo kami, Panginoon, kung papaanong kami ay nagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa akin. Ibig sabihin, mga minamahal, kung papaano kang magpatawad sa kapwa mo, ay ganun din ang pagpapatawad sa iyo ng ating mahal na Panginoon. So yung sukatan ng pagpapatawad sa iyo ng mahal na Panginoon ay nakadepende kung anong panukat ang ginagamit mo sa pagpapatawad mo sa mga tao na nagkasala sa iyo. Kapag hindi ka magpatawad sa taong nagkasala sa iyo, huwag kang mag-expect na tatanggapin mo ang kapatawaran na galing sa ating mahal na Panginoon. Kapag hindi mo matanggap ang kapatawaran na galing sa mahal na Panginoon, you are totally condemned. Wala kang lugar sa langit. Ang kalalagyan mo ay init ng apoy ng impyerno dahil hindi mo naranasan ang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Para ma-receive mo, mga minamahal, ma-obtain mo, ma-gain mo yung forgiveness na galing sa ating mahal na Panginoon, kailangan ay magpatawad ka din sa mga tao na nagkasala sa inyo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kilala po ninyo si David. Si David, before siya maging king, siya po'y pinahiran ng langis. Pero at the time, ang hari ay si King Saul. Si King David ay pinahiran ng langis, binuhusan ng langis ni Prophet Samuel dahil siya ang napili ng mahal na Panginoon para ipalit kay King Saul, mga minamahal, na pangalawang hari ng bansa, mga minamahal ko, ng Israel. Because the first king of Israel was King Saul. And then yung susunod na hari dapat ay si David na. Nalaman ni King Saul na si David na ang pinahiran ng langis, siya lang susunod na hari. Halili sa kanya. Nagalit si King Saul. Ano ang kanyang ginawa? Within one year, hinanting niya si King David sa wilderness. Isang taon si King David kung saan-saan nagtatago, kung saan-saan pumupunta para lamang hindi siya maabutan ni King Saul, dahil papatayin siya ni King Saul, dahil ayaw ni King Saul na palitan siya bilang hari at ayaw niya maging hari si King David. Halili sa kanya. Kaya nagpadala siya. Nung malaman niya na si King o si David, mga minamahal, na andun sa isang lugar, nag-utos siya, kasama siya doon, mga minamahal, naghanap siya ng 3,000, mga minamahal, elite soldier, mga sundalong piling-pili, mga sundalong matatapang magagaling. Inutusan niya ito para puntahan doon sa lugar na iyon, mga minamahal, si David, para patayin. Sumama po siya. At nung gabi na, mga minamahal, wala siyang matulugan. Yung kanyang taway sa labas lang natulog. Si King Saul ay doon natulog sa loob, mga minamahal ko, ng lungib. Not knowing, nung siya po'y natutulog doon sa loob ng lungib, si King David ay naandoon sa kaloob-looban ng lungib. Hindi po yun alam ni King Saul. Amen. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Hindi po yun alam ni King Saul. Alam po ninyo, ang mahal na Panginoon na nangusap kay King David. Ang sabi ng mahal na Panginoon kay King Saul, David, sa gabing ito ay ibibigay ko sa iyo ang buhay ni Haring Saul. Gawin mo ang nais mo sa kanya. Alam po ninyo, nung akto ng papatayin ni King David o ni David, mga minamahal, si King Saul, ay hindi po niya nagawa. Ang sabi niya, hindi ko kayang saktan ang tao na pinahiran ng langis ng mahal na Panginoon. Inanoint ng ating mahal na Panginoon. Nandun yung malalim na respeto, malalim na paggalang, mga minamahal ni David, kay Haring Saul. Dahil alam, mga minamahal ni David, na si Haring Saul ay linangisan din ng ating mahal na Panginoon. Pagka umaga, lumabas si King Saul sa kuweba, mga minamahal, siya po'y sinunda ni David. Pero ang ginawa ni David pagkagabi, pinunit niya yung laylayan ng damit, mga minamahal, ni King Saul. At yung lalagyan ng tubig, yung vessel, mga minamahal, na lalagyan ng tubig ay kinuha ni David. Nung lumabas si King Saul sa kuweba, maya't maya ay lumabas din si David. Tinawag niya si King Saul. Sabi niya, mahal na hari, ito ang patunay na ibinigay ka sa akin ng ating Panginoon sa aking kamay para patayin. Pero hindi ko ito ginawa dahil alam ko na ikaw ay pinahiran din ng langis ng ating Panginoon. Ang sabi ni King Saul sa kanya, David,
ako'y gumawa sa iyo ng mabuti. Mas mabuti kang tao sa akin. Ang sabi ni King Saul kay David, mas mabuti kang tao kaysa sa akin. Ginawan kita ng masama, pero ang ibinalik mo sa akin ay mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. David has a chance to get even. David has a chance to get even. Meron pong pagkakataon si David para gumanti, para patayin, dahil pinahirapan siya, mga minamahal ko, ni Haring Saul. But David chose to forgive, mga minamahal. Mas pinili ni David, mga minamahal, ang magpatawad kaysa sa gumanti. Dahil alam niya, walang pagpapala kapag tayo po'y, mga minamahal, nag-aasam gumanti sa mga tao na nagkasala sa atin. May chance na si David para patayin si King Saul. Pero hindi po yun ginawa ni David. But David decided, mga minamahal ko, to forgive. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout praise the Lord. Si Joseph, ministreated ng kanyang mga kapatid, ng kanyang brother. Hinulog siya sa isang bangin, mga minamahal, na walang tubig. At pagkatapos, inahon doon, ipinagbili sa mga human trafficker, mga minamahal. Dinala siya sa Ehipto. Naghirap siya sa Ehipto. Naging alipin siya doon ni Paraon. Hanggang siya po ay nakulong. Pero sabi ng Biblia, dahil si Joseph ay nanatiling tapat, sumasamba, nagpupuri, nananalangin, gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yung favor ng Diyos ay nanatili, mga minamahal ko, kay Joseph, hanggang siya po ay naging gobernador, mga minamahal ko, ng Ehipto. Nung siya po'y gobernador na ng Ehipto, dumating ang matinding tagutom sa buong kalupaan. Kasama na po doon yung lupain ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid. Sila po'y pumunta sa Ehipto para bumili ng pagkain dahil matindi na po, mga minamahal, ang kanilang gutom. Nung dumating sila sa Ehipto, si Joseph ang humarap sa kanila. Nakilala ni Joseph na ito ang kanyang mga kapatid na nagtapon sa kanya, mga minamahal, sa isang balon na walang tubig. Nagbenta sa kanya sa mga taong bumibili ng mga alipin, mga minamahal. Pwede siyang magalit, pwede siyang gumanti, pwede niyang pahirapan, mga minamahal ko, ang kanyang mga kapatid. Joseph has chance to get even, but Joseph decided, mga minamahal ko, to forgive. Ang napili ni Joseph, instead na gumanti, instead na magalit, instead na pahirapan ang kanyang kapatid, ang pinili ni Joseph ay yung magpatawad, mga minamahal, sa kanyang mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil yun ang importante, minamahal. Yun ang mahalaga. Yung pagpapatawad natin sa mga tao kung sakaling bukas, sa makalawa, sa susunod na mga buwan, sa susunod na mga taon, pahintulutan ng Panginoon na may mga taong nakasakit sa iyo, ihanda mo ang puso mo, kapatid, sa pagpapatawad dahil yun ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi yun kalooban ng tao. Ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, last verse po, mga minamahal, basahin natin. From the book of Luke chapter 23, verse 33 after verse 34. Libro sa Lucas, Kapitulo 23, versikulo 33, hantod sa 34. Ug sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlan ang kalabira, dito ilang gilansang siya sa krus, ug ang mga kriminal ang usa sa iyang tuo, ug ang usa sa iyang wala. 34. Unya si Jesus miingon, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Ug ilang giripahan ang iyang mga bisti aron sa pagbahin-bahin niini. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 23, ang talata ay 33 hanggang 34. At nang lumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinakuroon siya sa krus, at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbababahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. Amen. Praise Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Diba? E sabi ng Biblia, patawarin ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Imagine ang mahal na Panginoon, mga minamahal, meron siyang kapangyarihan para mga minamahal maghiganti, para patayin, pahirapan. Pwede niyang utusan ang mga anghel bumabagaling ng langit para patayin ang mga sundalo na nagpahirap sa kanya. Pwede niyang pabiyakin ang lupa para kainin ang buhay ang mga taong ito na nagpahirap sa kanya.
Pero our beloved Jesus Christ, mga minamahal, decided to forgive. Siya po yung nag-desisyon na magpatawa dahil ang ating mahal na Panginoon, He is a perfect example, mga minamahal, about forgiveness. Ang ating mahal na Panginoon, siya po yung perfectong halimbawa, mga minamahal, sa salitang pagpapatawan. Kaya ganun po ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Maging mature tayong Kristiyano. Gaya ng sinabi ko kanina, huwag nating hayaan na tayo po yung lamunin ng galit, minamahal. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng pagkamuhi. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng hinanakit. Huwag tayong papayag because we are not created for hatred. We are not created, mga minamahal, for hatred. Hindi tayo lunika para magtanim ng galit. Hindi yun ang disenyo sa atin ng Diyos. Hindi yun ang design ng Diyos sa iyo, kapatid. Hindi yun ang nais ng Panginoon. Hindi yun ang disenyo ng Diyos sa iyo, sa akin. Yung design ng mahal ng Panginoon ay matuto tayong magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Alam ko po napakahirap itong gawin, lalo na kung mga minamahal, napakahirap, napakabigat na po ng kasalanan natin ng mga taong ito nakagawa sa atin, nakasakit sa atin, mga minamahal. Pero kailangan nating magpatawad dahil yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Yun ang nais ng Diyos, mga minamahal. Awitan natin ang mahal na Panginoon.